Nakalib na nga ako. Hindi pa tayo ready. Kalayo na nga ako. Yes? Yes? Mm. Sige, mamaya na ako, pe. Set up pa tayo. Pasok na. Share ko lang dun sa mga ibang website. Para pumasok sa share lang natin yung link. Sino na nandito? Yun. Kalat ko muna. Saki BN21. Sige, umpisahan na natin. Baka kasi mamaya magsabay-sabay, may mga magpapahalak pa kasi.
Ka-drop daw na lang ng IMA. IMEI at okay. Si Ashley, nandito na kaya? Lang ah. Lang. Pa-drop daw ng mga IMEI plugs para maayos na natin. Wait lang. Tama ba yung link ko na sinishare? A48 na tama nga ba? Wala na si Saki. Pa-input ako, Lods. Para umpisa natin. Medyo ano kasi ito eh. Hindi siya makakomment. Open comment naman ito eh. Yun. Sandester Lopez. Pa-drop down po ng MEI. At Sandester. Kasi check ko pa yan eh, bago natin i-factor unlock, check muna natin yung mga IMEI natin kung eligible. Pasensya na sa itsura ko ha, haggard eh. Kailangan ko kasi mag-live, gawa nung sa ano ko, sa channel ko.
Okay, itong kay Saldester Lopez, check natin siya. Saan nakalak? Yan, ito rin yung walang katapusan na gamit ko na checker. May bayad nga siya. Dito tayo sa pre, Apple Basic Info. Oo, oh, nasi-share yan, Ash. Pa-share na lang ako. Yung kay Saldester, anong unit pala nito? Anong model? Saldester. Lods, ano model unit mo? Unahin ko muna itong kay Tristan. Okay, Laconsai, copy. Ito kasi ano ito eh. Na-check ko na ito kanina eh. Bali, unlock na lang natin siya. Wala akong maka-login. Ayan, di ba ito yung website niya? Ayan, ma-English. Kailangan talaga yung Chrome yung browser eh. Dito sa other terminals. Paste natin. Dami ay MEI. Then next. Ayan, iPhone 12. 64 GB. Then, ito. Ito, tapos to. Yan. Buksan ko lang yung email ko. Hindi ko pala na ano yun. Wait lang ha. Hindi pala na open yung email ko na isa. Ako, iPhone 6. Check na natin ang sender ko nila. iPhone 6 nga siya. Ang alam ko kasi hindi siya supported eh. Wait lang ah. Double check na natin. Ito kay Ash, okay na to. Ayan na siya. Open na rin na siya. Screenshot natin. Nawala si ano, si Saki. Hindi na nag-online. Yung naka-pin comment, nasan na yun? Where na you? Yung iPhone 6 eh, tagilid tayo dito, lods. Wait lang ah. Hindi kasi sa supported eh. Countering ang Japan. Check natin siya kung ano siya. Kung saan nakalak.
Ano talaga pag hindi Google? Yun, nakalock nga siya sa AU. Kaso nga lang, di siya pwede talaga ma-unlock. Saan yung IMEA niya? Wait, check natin kung pwede. Balik tayo sa Google. Ito yung IMEA mo. Pag ganito kasi ano eh, ang recommended ko talaga sa service GPP. Ma-unlock naman natin siya as semi-factory unlock nga lang siya. Yun, yung GPP nagkukos siya ng 120 din sa tutorial. Pwede kitang i-guide kung paano siya gagawin. Ito yung IMEI mo. Hindi talaga siya pwede supported. Kasi dito sa procedure niya. Oh, wait lang ah. Dito sa frequency model, hindi siya available eh. Accessible. Ito halimbawa sa Apple. Yan, mula iPhone 6S pataas lang yung pwede. Ayan siya oh. iPhone SE. iPhone 6S, 6S Plus. Hindi nga siya pwede loads. Pasensya ka na. Kasi kailangan kasi 2015 model pataas eh. Yan lang yung required niya. Yan, wala siya dito. Kailangan si-share ko lang dun sa ano. Ang website. Wala yung isa. Meron pa ako dito ang papaktor na lang. Mamaya ako na papaktor na lang. Luha ko ng video kasi. Hindi talaga pwede sayang. Ano na lang siya, salamat. Maraming maraming salamat. Gusto ko itang tulungan, kaso nga lang. May mga way naman tayo kung paano ma-open na yung mga factory unlock. Kaso nga lang, medyo mahaba yung proseso eh. Pwede kita ng tulungan. Kung magkalapit lang sana tayo ng lugar, meron akong extra dito ng GPP. Pwede ko sa iyong ipagamit para magamit mo siya ng iba't ibang network. Saan yung mga sinabi ako? Hindi naman nagsipasok. Dito yung mga IMEI nila. Hindi ko sila. Eh baka mamaya pa sila. Sabi ko kasi 7 eh. Ash, patry ako. Okay na yan. Ganito. Check natin yung IMEI mo. Double check natin. Yan. Tapos, punta tayo ng SICKW. Yan.
para makita mo rin na na-open line talaga siya. Na-limit ako. Wait lang nga. Ano tawag dito? Na-limit yung ano ko eh. Tayin lang natin. Mga nagko-comment sa post ko, hindi naman napasok sa live. Yan, okay na siya. Unlock na siya. Yan. Alam mo naman na gagawin, di ba? Ganun lang siya kadali. Wala, nawala pala ako. Nawala yung isa. Ay, naman pala, marunong pala siya mag-semi-epio. Ayos yan. Tag need mo ako, Lods. Tulungan lang tayo. Marami pa akong ilalabas na video eh. Wala lang talaga akong time. minutes. Siguro kahit mga isang oras lang ako mag-live. Hindi naman na nag-online yung isa. Nagawa ko na lang ng video itong dalawang unit. Sige lang po. Pre-unlock lang. Pre-unlock tayo. Yun, bali tinigil ko lang kasi yung paninigil. Hindi na ako totally talaga naninigil. Hindi gaya ng dati. Sila na gano'n. Nabisi siguro. Biglaan kasi.
Dapat pala no naka 6S ka pataas, sayang. Oo nga eh, sayang talaga. 6S talaga kasi yung ano niya eh. Meron din ako iPhone 6 din nasa Pilipinas. Yun naman, hindi naman yung naka semi-FU. Kumbaga yung gamit ko dati na GPP, yung sinaunang GPP talaga na detect niya basta kahit 4G. Yung ngayon kasi puro 3G SIM lang yung pwede, kaya kailangan mo talagang ano eh, i-jailbreak tapos i-semi-FU eh, para mag-4G yung signal niya. Yung gold yung sa akin na GPP, di ba yung bago ngayon, yung black na. Susunod ko yung ano, Sprint naman. Tsaka mga Canada na carrier. Canada. Mag... Ako, yung T-Mobile speaking. Ang hirap tumawag. Madali sana mag-unlock yung T-Mobile kung merong, ano, meron kang yung phone number nung first owner tsaka yung pangalan. I-unlock talaga nila kagad. Lalo na pag eligible. Usually naman lahat ng phone galing ng US, eh, eligible talaga eh. Kasi dun, syempre, di ba, once kumuha ng plan, mababa lang naman yung rate ng plan ng purchase nila doon monthly. Yes, ano yung iyong katanungan? Matitip mo ba simpre ka sa mismong cell carrier yung phone totally unlock ba yung phone cell? Ah, ayan yung tama, maganda yung question mo. Usually kasi yung mga nandito sa Japan, once na magpapasimpre ka, hindi nila nare-recommend yan sa, as in simpre talaga na pwedeng gamitin sa ibang bansa. Ang sinisimpre nila lang nila dito is domestic, lalo na pag gano'n ka, pag residence ka dito. AU Docomo, UQ Mobile, Line Mobile. Doon lang nila inaano eh. Doon lang nila ino-open lang. Hindi nila i-open lang ng pang Pilipinas. Kaya kung makapansin mo kanina doon sa may list nung AU SIM unlock ko, may pagpipilian doon kung saan mo siya pwede i-lock o i-unlock. Katulad dito sa SoftBank. Wala kasi akong example na IMEI. Papakita ko sa inyo mamaya. Hindi kasi nag-translate kanina dun sa AU. Ayos.
May tools ako dito. Sa ibang lansa carrier. Nawala na si ano, si Saki BN21. Sayang mo ano. Si mamaya magka-cut off na siya. May cut off to eh. Hindi ko siya ma-unlockan. Eh, pwede pala mag-super chat dito. Ah, ito pala yung inopen ko. Yun, mahirap talaga malaman yung iPhone kung bypass o hindi. Ano siya? Pal-explain ko ah. Yung sa bypass kasi, once na pinurchase mo yun sa kung kanino man, hindi mo talaga siya malalaman hanggat hindi mo na babrowse yung features ng buong iPhone. Yung halimbawa, yun, hindi pwede mag-download sa Play Store, alam ko eh. Tapos pag sinalpakan mo ng SIM card, may mga tendency na ano na hindi gumagana yung asterisk 143, yung sa Globe. Yun, wala siyang totally as in network, puro wifi lang siya. Pero ngayon, alam ko yung ibang kasi na yung pag-bypass nila eh. Iba kasi yung tools na gamit ko pa, hindi ako updated eh. Tapos, ano ba? Ang pinaka-the best talaga para malaman kung bypass is, eh, factory reset mo yung iPhone. Ngayon, pag ayaw nung seller ng factory reset, alam mo na ibig sabihin, bypass talaga siya. Factory reset. Tignan ko lang kung di umayaw yung seller. Kasi ang daming na bibenta ngayon ng mga bypass na yun. Kawawa naman yung mga bumibili. Hindi na napa-unlock yun. Doon? Ah. Pre? Sige, sige, pre. Naka-live ako eh. Ay, sorry. Oo. Hindi nila inaano yung ano yung ibig sabihin ng mismong bypass. Meron diyan mga nagano nag
nagbablog nun. Yung pinagkaiba ng untethered tapos tethered bypass, 'di ba dalawang klase 'yon? Yung untethered kasi hindi kasi 'yon pwede dun sa mga low-end devices, mga iPhone 6 Plus pababa. Yung untethered gumagana lang 'yon, yun yan sa 6S pataas kasi pwede siyang ma-reset. Ay pwede siyang yung mamamatay yung cellphone mo, pwede mong i-power off. Pero pag tethered kasi bawal mamatay 'yon eh. Once na mamatay kasi yun, i-re-jailbreak mo ulit siya, sabay i-ano mo ulit. I-bypass mo ulit siya. Hindi na nagpa-unlock yung sockbank ko. Sayang ko, saglit pa naman yung pag-unlock na ito. Buti nga na-invento nila yung bypass eh. Kasi kung di nila na-invento yan, kawawa. Ang daming stock up na iPhone ngayon ano, na nakalock sa activation lock. Di bali ano kasi yun? Ano ba tawag dito? Mahal kasi yung pag iCloud removal mismo. Pero meron akong video dyan eh. Hindi ko na siya makakontak eh. Yung developer siya na Pilipino. Ang galing niya. Ano naman eh, legit naman yung bakas niya. Oh, magkaiba ang AT&T Mobile. Opo, magkaiba. AT&T at T-Mobile. Magkaiba lang ang carrier yan. Maraming carrier si, ano, si US. Nandiyan yung Sprint, yung Boost Mobile. Yung Sprint, ang under ng Sprint is yung Boost Mobile tsaka Virgin Mobile. Ngayon, si Sprint kasi binili na ni T-Mobile, nag-merge sila. Tapos yung US AT&T under niyan si ano si US Flex tsaka si ano US GSM. Tapos si Verizon nandiyan yung Spectrum tsaka dalawa yun eh. Makalimutan ko na yung isa. Xfinity. Hindi na nga makontakt si Sir ano eh. Si Sir, ang pangalan nito. Nag-ano ako sa kanya, nagpa-reserve ako ng box noon, 4,500. Ngayon, yung 4,500 na load mo, yung parang i-ano niya na ano, na ano ba tawag dito? Points mo ata, parang points. 10 device yun, 4,500. Talagang ma-open, matatanggal talaga yung iCloud. Segundo lang, wala pang isang minuto eh, kayang-kayang i-open. Kasi diretso input lang yung IMEI. Mga sinabihan ko, baka mamaya pa yun papasok. Sabi ko kasi alas 7, alas 6 eh. Kaka alas 6 pa lang pala. Sa Pilipinas. Pamagalit itong mga unlocker. Papasokin ko sana yung website ng mga unlocker. Magpupusa na ako. Pinoy sa Japan. Dito na lang tayo sa mga Japan groups. Mag-post. Ito, may pending pa ako. Dalawang unit.
isang AU. AU tsaka AU din, dalawang AU pala to. Tsaka ako na yung open line. Oh, puro. Tingin ko lang sila. Nakaano naman to eh, naka-public to eh. Automatic to makikita nung ibang ano. Hindi, hindi naman sila nagre-report. Ano ba tawag dito? Alam naman na nila yan. Sinira kasi ngayon ng ibang unlocker yung market ng ano, ng pag-unlock. Kasi bigay ko, bumaba yung bigay ko. Dati talaga mahal talaga yung singilan ng unlock ng iPhone eh. Nagre-range yan ng 1,500 pinakamababa. Nung hindi pa yung ano, hindi pa yung pre nilalabas. Halimbawa yung Japan. Walang pre pa dati eh. Netong ano lang yan nilabas eh. September ata o October 2020. Kaya simula nun, nag-lilo na ako kasi nga, yung price nila grabe, sobrang baba na, 50 na lang yung iba eh. Yung iba, 100. Ngayon, ang ina-unlock ko na lang ngayon yung mga premium. Premium unlock na lang yung mga blacklisted na lang yung ina-unlock ko. Kaso may kamahalan din talaga siya. Sila i-report ko. Yung pinakamalaking kinita ko dito sa pag-unlock yung sa Sprint. Ang dami kong client na taga ibang bansa. Bangladesh at Kazakhstan. Tapos meron din ako ng Vietnam. Yung mga Vietnamese, ayan, ang lalakas magpa-unlock niya, ang dami niyang device. Mga galing din ng US at Japan. Dami kong ano yun, dami ng chat sa akin, sa WhatsApp. Pati sa UAE. Yan, dami dyan Sprint. Kaso nga lang, yung halos lahat ng iPhone doon na online na open line ko is ano? Fraudulent, yung ano yun, nakalagay doon sa device status. Fraudulent, tsaka ano, lost or stolen device, nakareport. Pero na-unlock siya, pag tinawag ko, pag pinrosis ko, na-unlock kahit fraudulent. Kasi, ang laki nung ano eh, ang laki ng price ng, ano ba tawag dito? Factory unlock na iPhone sa hindi factory unlock eh. Nagre-range yung price, halimbawa yung iPhone 6S, nagre-range pa ng 6 to 8,000 yun eh. Pero pag hindi siya open line, mabibili mo 4,000, 5,000 na lang. Sobrang mura. Ano lang, explore lang. Dito rin naman ma-unlock yung mga iPhone eh. Sa mga... Lalo na yung Sprint na yan. Kasi dati, true chat ako nag-unlock nun eh. Talagang mangungulit ka talaga. Siguro makaka-unlock ka ng isang device.
kakausap ka ng ano, mga 7 hanggang 10 katao. Yung conversation, todo makaawa talaga ako para i-unlock nila eh. Hinihingan kasi ako ng information ng ano, device. Tapos kung saan nabibili, kung saan nabili. Chapter 8, Playbox 26. Hindi na nag-open ng isang. Hindi kasi nag-send yun ng ano eh. Ito sa SoftBank. Ganito yung procedure niya. Wait lang. Bigyan ko kayo na example sa SoftBank. SoftBank. Five nine one five one zero seven seven two two nine five eight two five. Yan, pag dito sa SoftBank, ganito rin siya eh. May pagpipilian siya kung saan mo lang siya pwede i-unlock. Yan, ito yung sinasabi ko. Please choose one required. Yan, ganyan yung ginagawa nila. Ngayon, para ma-unlock mo siya sa iba't ibang, ano, iba't ibang bansa o career, ito lang yung pipili mo, i-other mo lang. And then, cancellation procedure. Ano, okay na siya. Ang ganun lang kadalis, samantalang dati, hindi talaga makagawa ng account sa SoftBank. Wala lang ganyan klase ng unlock eh. Seven 13 minutes. Ito na lang siguro yung 13 minutes. 1 hour lang ako maglalive. Sa next ulit. Ipon na ako ng client. Wala yung ibang client ko eh. Ayaw ata ng rate ng pre. Gusto ata dun sa may bayan.
7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
Ang pangalan nun, yung nirecommend mo sa akin, ano Ash? Nakalimutan ko yung pangalan eh, may isa pa akong ano dun eh. Hindi na unlock yung Android niya. Di ba yung unlock ko lang dun is yung ano, iPhone? Ano lang pala itsura? Ang light. Sige. Ready natin. Pati AU. Eh, pati ano pala? AT&T. Talaga pinakamadali talaga niya ang laki. Ah, hindi yun. May isa pa. Luka na yun eh. Oh. Oh, girl. Yun. Friend link. Emplay yung link. Isa pa eh. Oh, grabe yung CPU. Blending. I-emple yung link.
Nakalimutan, hindi ko rin man yung pangalan eh. Pag ako nagpo-post, walang napansin sa post ko. Ayaw nila ng libre. Samantalang ang dami kong unlocker na nakikita, nagpapa-unlock sa akin, galing doon naman doon sa mga, ano na yun. Galing din doon sa mga page na yun. Nagpo-post naman ako doon. Ayaw nila ng libre. Pasukin natin ito lahat website. May ads na pumapasok. May kiniklik ako yung nalagay kaya yun ng ads. Tingnan lang, ilang oras na. 4 minutes pa. Na ano ko nga, gusto kong maraming mag-subscribe ba. Tapos, mapanood nila yung mga video ko para naman kahit pa paano, di ba? Matulungan ko sila. Naka 1K plus? 1K saan? Nihintay ko nga may mag-send sa akin na itong super chat eh oh. Shows your super chat. Saan 1K? 1K plus subscriber? Hindi rin, mahirap din magpadagdag ng subscriber. Ano kasi yan? Dinaan ko yan sa like ah. Sa like ah yan, di bali sinendan ko sila ng gym. Kapalit yan. Yung iba dyan yung mga inanlakan ko. Basta kung bibilangin kasi yung mga tinulungan ko na inanlakan ko, nasa libo rin yun na tao eh. Mga nagpa-unlock.
Sabog-sabog ulo ko. Wala eh, wala ang mahal kasi ng lupit dito eh. Mahal, sabog-sabog daw yung buhok ko. Yaa mo na. Mahal-mahal kaya ng lupit dito, kala ba nila eh, mura lang. Naku, saka lang nila inano. So nga lang inano, baka may biglang may pumasok. In-approve na nung admin yung post ko. Pasok na mga suki. Ito, unlock na tayo ng isa. Try ko nga sa TikTok din, no? Kuha ko natin sa TikTok. At pala, nag-ano ako. TikTok, marami ako pa open line, eh. I-end ko na to. Naka 1 hour na ako. Hindi na masama. Bye-bye na, bye-bye. Sige, next time na lang ulit. Next week na lang ako ulit maglalive. Salamat sa inyo. Parang nag-snow sa likod ko. Snow ba? Wala naman eh.